aresto ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang dalawa di manong miyembro ng Abu Sayyaf na hinihinalang may gagawing pag-atake. Samantala, itinuturing daw ngayong acting emir o leader ng ISIS sa Pilipinas ang Abu Sayyaf leader na si Hatib Sawadjaan. Si Sawadjaan ang itinuturong utak o mastermind sa pagsabog sa Hulo Cathedral. May report si Susan Enriquez. Matapos ang kambal na pagsabog sa Hulo Cathedral nitong January 27 na ikinasawi ng mahigit 20, nakatanggap daw ng impormasyon ng NBI na dalawang miyembro ng Abu Sayyaf ang dumating sa Zamboanga City. Kinilala mga ito na si Naharub Jaljalis alias Indal at Pinky Annie Hajirula na magkasunod na naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kidnapping sa Basilan noong 2001. We advanced the theory na pumunta sila doon to do diversionary terrorist activities because of the pressure that they feel in Sulu because of the military offensive. Possible kidnapping or bombing, and kung bombing ito, they may be targeting itong mga bata. Because doon palagi sila nakafocus sa playground. Mga dating kinidnap ng dalawang Abu Sayyaf ang kumilala sa mga ito. Ayon sa NBI, miyembro ang dalawa ng Abu Sayyaf Urban Terrorist Group na nakabase sa Zamboanga. Si Indal ang sinasabing bomb maker na nag-aral sa Indonesia kasama ang Middle Eastern Jihadist sa grupo ni Radulan Sahiron. Si Indal ay kapatid ng arestadong si Ishjanir Sakam Aminuddin o mas kilalang si Abu Fatima at dalawa pang aktibong miyembro ng Abu Sayyaf. Inaalam ng NBI kung may direktang kinalaman ang dalawa sa pagsabog sa Sulu. Itinanggi naman ng dalawang inaresto na sila ang mga tinutukoy ng NBI. Ang pangalan mo rito ay Pinky Anihad Jilula. Is that right? Hindi. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Jaljalis. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis sa mga miyembro ng Abu Sayyaf, partikular na sa grupo ni Hatib Sawadjaan na nasa likod umano ng pagsabog sa Hulo Cathedral. Ayon sa ulat ng US Indo-Pacific Command, si Sawadjaan ang nagsisilbi ngayong acting emir o leader ng ISIS sa Pilipinas. Ang ISIS Philippines ay sinasabing binubuo ng Abu Sayyaf, Maute Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Ansar Khilafah Philippines. Pero hindi pa malinaw kung konektado si Sawadjaan sa ISIS core. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, pinaniniwala ang nasa patikul pa rin ang grupo ni Sawadjaan. Susan Enriquez, GMA News.